Ligdas ng Australianong reporter na tinamaan ng ligaw na bala habang nagko-cover ng bakbakan sa Marawi City. Narito ang unang balita ni Emil Sumangin live. Emil. Pinigpitan ang media coverage sa Marawi City matapos tamaan ng ligaw na bala ang isang reporter. Hindi naging hadlang ang pagdulos ng ulan para ituloy ng militarang opensiba kahapon laban sa teroristang grupong Maute na nakaposisyon sa commercial district ng Marawi City. Nakatanim pa rin daw ang mga sniper ng Maute Group sa ilang pang strategic location kaya't ang pag-abante ng tropa ng pamahalaan dahan-dahan. Samantala, lalong nagigpit ang AFP at PNP dito sa Marawi City lalo sa mga kagawad ng media na nagko-cover ng armed conflict. Ito'y matapos na matamaan ng ligaw na bala ang Australianong reporter na si Adam Harvey, correspondent ng Australian Broadcasting Corporation, Southeast Asia, na nakabase sa Jakarta, Indonesia. Ayon sa ulat, tinamaan si Harvey habang nagko-cover sa loob ng compound ng provincial capital ng Lanao del Sur. Dinala si Harvey sa Amay Pakpak Medical Center at sa kabutiang palad, ligtas na siya ngayon. Sandali siyang ipinulot ngayon sa coverage. Napuno naman ng emosyon ang muling pagkikita ng limang karpinterong Kristiyano at ng kanilang pamilya sa isang bayan sa labas ng Marawi. Sila ang limang karpinterong nailigtas ng limang pulis na pawang mga moro, makaraang maipit sa loob ng conflict zone sa loob ng 21 araw. Inakala na palang patay na kanilang mga pamilya limang karpinterong ito na nabalitaan nilang naipit sa bakbakan mula pa noong unang araw. Walang pansidla ng tuwa ang bawat pamilya at sa pamamagitan ng aming palayam, ipinaabot nila ang kanilang tao sa pusong pasasalamat sa mga kapatid nating Muslim. Doon po namin naramdaman nga, napapasalamat po kami sa buong may kapal. At sa pangalawa, yun pong tumulong po sa kanila na limang pulis po sa Gadabaw at sa kayong si Sir John po. Palagi kami sumisigaw dito na buhay, buhay. Salamat sa Panginoon na binigyan sila ng milagro. Ayon sa mga manggagawang nailigtas, hindi na muna sila babalik sa Marawi at hahanap muna sila ng trabaho sa ibang lugar dito sa Mindanao. Rhea. Emil, doon sa Australian reporter, natanggal na ba yung bala sa leeg niya? Meron bang, aside from kay Adam Harvey, no, yung pangalan hanggang, niya, meron bang iba pang nadamay dito sa sinasabing ligaw na bala? Unahin ko muna, Rhea, yung medical condition ng Australianong reporter na si Adam Harvey. Nakabaon pa rin yung bala sa kanyang leeg at nagpa siya muna ang mga doktor sa Marawi City na hindi muna ito galawin at i-pull out muna nga siya sa coverage at magpa-check up sa iba pang ospital o iba pang manggagamot sa labas ng Marawi. Samantala, Rhea, doon sa sinasabi mo kung meron pang ibang nadamay, ayon sa initial na report na ating natanggap mula sa PNP at AFP, si Adam Harvey lamang ang tinamaan ng bala na yan habang nagko-cover nga sa loob ng provincial capital ng Lanao del Sur. Rhea. Alright, anong extra precaution ang ginagawa ngayon ng mga mamamahayag na nagko-cover dyan sa Marawi? Kasi sinasabing safe place na sana nga itong Kapitolyo kung saan nakapwesto itong mga mamamahayag pero may ligaw na bala pala. Sinamantala, Rhea, ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police pagkatapos ng press conference kahapon na makiusap sa mga taga-media na nagko-cover ng Marawi conflict na kumaari sumunod sila sa restriction. Huwag nang pumasok sa mga area lugar kung saan mayroong mga nakabantay na sundalo at pulis. Kumaari daw unawain muna ang sitwasyon unang-una para sa ating kaligtasan. Ikalawa, para hindi rin daw magulo ang opensiba laban sa Maute Group. Rhea. Emil, ingat kayo dyan. Maraming salamat. Emil Sumangin.